Sa loob ng 25 taon ng patuloy na paglilingkod ng Banday OCW program, saksi po kami kung papaano magmalasakit ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Yan ang bayanihan spirit. Ito po ang inyong Pilipinas Online Banday OCW, hatid ng Banday OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Banday OCW, Banday OCW. Ang ating mga OFW patuloy na nagmamalasakit sa kanilang mga kapwa OFW, kapwa Pilipino saan man sa mundo. Sa bahagi ito, makakausap natin mula sa Riyadh sa Saudi Arabia si Sarah Gatab. Hi Sarah, magandang araw sa iyo. Welcome sa Banday OCW. Salamat po sa pagtawag. Salamat po. Salamat po sa inyong mensahe sa amin dahil tumutugon din ang Banday OCW lalo pa sa mga tulong na hinihingi po ninyo dyan sa Saudi Arabia. Kumusta po? Ano ang maipaglilingkod namin? Ilapit ko po sana yung aking kaibigan ma'am na nandito po ngayon sa Saudi Riyadh. Sa ngayon po, nakakulong po siya dito sa Riyadh sa kadahilanan po na napagbintangan po siya ng nagtatrabaho po siya ng walang license. Kumbaga, hindi po rehistro. Aso hindi po ninyo alam na nakulong pala siya? Hindi po ko alam ma'am. Bali po, hindi ko po alam kung saan siya nakakuha ng load sa loob ng kulungan at tumawag po sa number ko. Dalawa po ng kaibigan niyang tinawagan, si Vanessa. Yun po yung una niyang nakausap. Ito, kaibigan ninyo, itong pinag-uusapan natin. First name lang, bigyan mo ako ng first name. Si Erlinda. Okay, si Erlinda, anong trabaho niya? Cleaner din po siya, ma'am. Cleaner, okay. Ilang taon na po kayong magkakilala ni Erlinda? Since po na dati kong pinasukan sa Delta Sis, magkakasama po kami within 2 years, mahigit. Ibig mo sabihin, nung tumawag si Erlinda, hindi mo alam na nasa kulungan na siya. Ilang araw mo na siyang hindi nakikita? Mga 1 week na po siya sa kulungan bago po niya ako nakontak. Ano daw yung wala sa kanya? Ano yung dahilan kung bakit siya ikinulong? Wala daw po siyang parang permit ng ganung trabaho. Yun po yung dahilan ng pulis bakit siya po siya hinuli. Ano yung permit yung hinahanap? Pero legal naman ang pananatili pa niya dyan. Opo. Meron siyang ikama, opo. Meron siyang work permit. Ang sinasabi mong permit doon sa trabahong ginagawa niya, hindi opo. Siya allowed doon? Ano ba trabaho yun? Cleaner nga po yung inapplyan niya. Yun po yung pinagtatakot po. Bakit po siya hinuli ng pulis? Kung tutusin, wala po siyang naging kasalanan. Kung cleaner yung permit niya, cleaner din yung pinagtatrabahuhan. The as cleaner, di ba? Opo. Yung pa rin yung trabaho niya, hindi naman siya nag-iba ng trabaho. Opo. Yun po yung ina-applyan niya sa family care po sana. Cleaner. Okay. Hindi pa po siya na-interview. Hinuli na po siya ng mga pulis na naka-civilian daw po yun. Hindi po naka-civilian. Pero nasa kulungan siya ngayon? Ngayon po, nasa kulungan po siya. Anong kaso naman? Anong kaso daw? Lumabas daw yung kaso niya, ma'am. Binigay sa akin yung case number niya, tsaka yung kaso, inosente. Oh. Pinagtataka ko po bakit po hindi siya pinalabas. Ano yung huling mga sinabi niya sa'yo? Ang sabi po niya sa akin, nung huli ko po siyang nakausap noong March 25, sabi niya, Sarah, tulungan mo akong makausap itong number ng pulo at saka si Ma'am Suset. Tapos po, tinawagan ko po yung number na to, busy po palagi. Tapos kung nagri-ring po, hindi po nasagot. Hindi ko po alam kung sobrang busy po yung mga tao doon. Kasi yan din po ang nangyari sa kanya. Pag nasa kulungan siya, may load, may time po siya doon na makatawag. Tinatawagan mo po yung number na to. Either po busy, tapos wala pong sumasagot. Kaya hindi ko po alam. Hanggang ngayon po, parang hindi po mapakali yung kalooban ko, ma'am. Nag-alala po ako sa kanya eh. Paano po kayo nakapag-mensahe sa amin? Ay ma'am, napanood ko po sa YouTube yung kapitbahay ko pong pinag-iwanan ng anak ko. Yun po yung OFW na nasa Katip po ba yun, na in-interview nyo? Tapos tinignan ko po yung sa baba na title po ninyo na Banday OCW Foundation. Sinubukan ko po yung si Nurse. Tapos yun po, minisage ko po kayo. Nag-message po ako sa messenger. Na first time ko po yung napanood doon, sabi ko subukan ko po kasi
bali, naghahanap po kami kung sino pong makatulong sa amin. Tapos wala pong, kumbaga sa pulo, busy po palagi. Tapos sabi ko, baka sakali lang po. Sabi ko po, hindi ko po akalain. First time ko po na lumapit sa mga ganito, ma'am. First time ko po talaga. Tapos mayroon po siyang response agad na hindi po, kumbaga, ini-ignore. Sabi ko po sa kaibigan ko, si Vanessa, Van, sabi ko, baka ito na yung pagkakataong matulungan natin si ate. Kasi opo. Sabi ko, sige, kasi matanda na po yun, ma'am. Edad na, tsaka marami na po siyang sakit. Ilang taon na si Erlinda? Nasa 53 years old na po siya, ma'am. Tapos 53. Parang na-operahan po yun siya bago lang. Tapos nagka-corona pa siya ng dalawang beses. Kaya sabi ko, nakakaawa naman yun, sabi ko. Pero gumaling naman po siya, awa ng Diyos. Natutuwa naman kami, Sarah, na may katulad mo, na OFW, kabayan tayo, na nagmamalasakit sa kanyang kapwa at kaibigan ninyo dyan sa Saudi. Na ipadala mo na rin sa amin yung case number, hindi ba? At maganda naman yung balita mo na inosente pala siya, innocent naman. Pero sa kabila noon, bakit nananatili pa siya sa kulungan, yan ang dapat nating malaman. At sisikapin namin talaga na gawin ang lahat. Nakikipag-ugnayan tayo una sa OWA, pangalawa sa OFW Command Center. Ito na ang nagpapadala ng mga kaso ng ating mga OFW mula sa International Labor Affairs Bureau ng DOLE o ang Department of Labor and Employment. At pagkatapos, diretso na dyan sa ating mga polo offices. Ang Philippine Overseas Labor Office naman, sa Riyadh, sa Jeddah, kung saan ka man naroon. Okay, so makakaasa ka na may mabilis na tutugon dyan. At dito sa sinasabi mo, si Erlinda naman ay may kontrata pa, existing yung kontrata niya, tama ba? Parang nakapag-renew po siya, ma'am, sa dati niyang employer, nang nag-renew po siya ata ng another contract. Kaya lang po, nagpaalam po siya ng maayos dahil yung bago pong supervisor niya, itupyan po yung lahi, kumbaga hindi po sila nagkakasundo, na high blood po siya palagi, kaya sabi po sa amo niya, humingi po siya ng release para makatransfer po sa ibang company. Tapos pinayagan po siya, ma'am, na maghanap ng ibang trabaho kasi pinayagan po siyang i-release po ng dati niyang employer sa Dala Hospital. Pero may agency po na nagpaalis sa kanya. Sa inyong pagkakaalam, kailan siya umalis ng Pilipinas? Bali, ma'am, ang nangyari po, 2014, magkakasama po kami sa Delta Seas, 2013. Tapos yun po yung company na yun, bali, bininta po sila sa Dala Hospital. Yung, hindi ko po alam kung agency po yung may hawak sa kanila noon, pero na-assign po siya sa Dala Hospital. Tapos po, inayos po yung papers nila doon, nakapag 2 years na po siya doon, nakapag-bakasyon na po yan si ate. Tapos nung yun nga po, pagbalik niya, yung Ethiopia po na bago nilang supervisor mawak sa kanya, lagi po niyang kaaway, lagi po siyang na high blood. Sa iyong pagkakaalam, kailan yun? Kailan yung bumalik siya dyan? Galing po sa bakasyon, ma'am. Yun po, ma'am, hindi ko po nausisa sa kanya, ma'am. Pero ano yan, bago yung pagdedeklara ng pandemic? Parang bago po mag-pandemic at ma'am, nakauwi po siya. So bago mag-pandemic, nakabalik na siya ng Pilipinas. So ibig sabihin po, bumalik siya ng Saudi, pandemic time na? Parang ganun po, kasi naka-duty po sila nung dati, nung kalagsagan ng lockdown, pero wala po silang, may pasok po sila nung time na yon, kahit nagka-lockdown na, kasi sa ospital nga po sila. Yun nga po, kadahawa-hawa na nga po siya nang naging positive po siya sa COVID. Sa hospital pala siya nagtatrabaho. Ikaw din, nasa hospital ka rin. Ako po, ma'am, sa ngayon, dito po ako sa dental clinic. Yung derma at saka dental, dito po ako nagtrabaho. Bali po, naka 3 years na po ako dito, hindi po ako naka-uwi dahil nga po sa corona at saka nung proof sa ano ko po, mga sitwasyon. So ikaw din, hindi ka pa rin pala nakaka-uwi? Hindi po, kasi po yung anak ko nga po, inalalayan ko po sana na gusto ko po sanang maiuwi. Bakit? Nandiyan din? Nandito po kasi yung anak ko, ma'am. Ngayon po, problema po niya. Umpisa po nung ipinanganak ko siya dito, kailangan po kasi babayaran yung ikama niya, ma'am. Nung babayaran na po namin, nakadependent po kasi siya sa father niya. Yung problema po ng father niya, ma'am, nagsampa po ng kaso sa amo niya kasi nahabol po yung length of service. Tapos yun niya po, nahurup siya. Hindi na namin maayos ang papers ng bata, pati ikama. Nasaan yung father niya? Nandyan pa rin? Nandito po yung father niya, ma'am, pero ngayon po, parang continue pa po silang nagkakaso. Kaya lang po, yung pinapasukan po niya, hindi po maayos-ayos ang papel niya. Kaya nakadepende doon yung bata? Ilang taon na po itong pinag-uusapan natin? 2 taon na po yung anak ko, ma'am. 2 years old pa lang. Pauwi ba kayo ng Pilipinas? Yun nga po sana, ma'am. Ang ilalapit, nakakahiya po sa inyo. Maraming... Sige lang po. Kasi po, nilapit po namin sa Philippine Embassy at saka sa Pulo Uwa.
ang sabi po, kailangan po talaga yan bayaran yung penalty levy ng bata kasi naka 2 years na dito. Mga almost 10,000 real po yung babayaran namin, ma'am. Naku, magkano yun sa piso? Mga nasa 150,000 po, mga 200 ganun po. Malaki rin, tapos, ha? Opo, opo. Pero nakapag-file na po ako ng amnesty doon po sa repatriation ng baby sa Philippine Embassy. Nung ano pa po, March 9, 2020, nung pag-apply ko po sa kanya ng passport. Eh ngayon, yun po, nagkataon po ng mga lockdown-lockdown. Sabi po, mag-antay na lang po pag tawag, tatawagan daw po nila ako. Tapos pinaluap ko po minsan. Sabi, wala pa po yung in-charge sa hawak ng problema ng anak ko. Kaya lang po, tapos lumapit po kami sa pulo. Sabi po sa pulo, kailangan po talagang bayaran kasi nandito po yung dependent, nandito po yung father niya. Siyempre po, yung sweldo ko po dito, nalugi po kasi yung high care na dati kong amo mami. Itong last month lang po, February, pinasa po kami dito sa bagong employer. Ngayon, hindi po nila maibigay yung kung ano po yung sahod ko na nauna. Kumbaga medyo mas malaki. Kung ano lang po yung kaya. Pero ang mabuti naman, Sarah, hindi ka nawala ng trabaho kahit nung panahon ng lockdown. Tuloy-tuloy pa rin na sumasahod ka. Bawas nga lang. Bali po, nung salo po ng 5 buwan, pagkain, food allowance lang po yung binibigay sa amin. Kasi sarado din po yung clinic. Pero noon po, walang sweldo. Wala po. Kumbaga nakatanggap po kami dati ng ayuda yung sa AKAP, duli AKAP po, nakatanggap po ako noon. Awanan Diyos, salamat po, malaking tulong po talaga yun sa akin. Mabuti naman, tapos, oo, yung AKAP program ng duli AKAP. Dole, oo. Dole, opo. Ngayon, pwede po akong umuwi. Kaya lang po, yung pera ko po sa anak ko, hindi po sa sapat. Kasi po, yung may tatlo pa akong anak sa Pinas, yung magka-college sa po yung panganay ko po, tapos yung pera ko po nasaho ditong 1,500, baga kulang po, kaya ang ipon po ako hindi po sasapat. Sabi ko po, sobrang tagal po bago makaipon, bago ko po mabayaran yung ikaman ng anak ko. Gano'n na po kayo katagal na nagtatrabaho dyan sa Saudi? Bali, naka 6 years na po yata ako, ma'am. Pero 3 years. Yung unang tatlo, nakauwi ka. So ngayon, pangalawang tatlong taon yan. Opo, yung unang tatlo po, ma'am, bali, yun po yung company na nagsama kami ni Ate Erlinda. Oo. Na kinasuhan ko po yun sila, ma'am, kasi nung time na po yun, wala pong pasahod. Tapos, ayun, isang taon po kami nagsampa ng kaso, saka po ako nagkaroon ng final exit, kaya po ako nakauwi. Pero may agency pa na nagpa-process ng dokumento mo dito sa Pilipinas. May nagpapaalis pa sa'yo. Nung umalis po ako papunta dito, yung Prime Gold Agency po. And dapat, kailan natapos na yung kontrata mo? Last year po, March 16, 2020, natapos na po yung 2 years ko. Oh, extension na yung ginawa mo dyan. Bali po ma'am, pumirma po ako ulit ng panibagong kontrata ng 2 years. Kasi oo, po, ang usapan po ng amo ko, ma'am, na pwede nila akong payagan anytime po magbakasyon pag maayos na po yung papers ng anak ko. Pumayag naman po sila, ma'am. Ah, okay. So, ikaw din naman pala, yan din yung dahilan kung bakit nagtatagal ka pa. Kasi nga yung bata, hindi ka rin basta-basta makakauwi dahil dun sa bata. So far naman po, okay naman po yung pasahod ng clinic ko dito, ma'am. Pero ngayon po, bagong kampanya na po humahawak, kumbaga, obserbaran pa po kasi last month pa po kami ipinasa. Eh, Sarah, sino nag-aalaga sa anak mo pag nagtatrabaho ka? Dati po, kasama ko po dito. Nung malaki na po, marunong na po tumakbo. Ang hirap po bantayan. Kaya nagpaalaga na po ako sa bahay, yung kapitbahay ko po doon. Pinasilip ko lang po sa kanya. Tapos nag-broken time po ako dito, ma'am. Bali, ang pasok ko po dito, dahil ako lang po mag-isa, alas 9 po ng umaga hanggang alas 9 po ng gabi. Pero nagbe-break time po ako ng 1:30 hanggang alas 4, ay 2:30 hanggang 4, para masilip ko po yung anak ko. Mama, buti naman kahit pa paano, nakikita kayo ng daytime. Opo, hindi, mahirap po. Tapos yung kapitbahay ko po na mayroon din po siyang bata na maliit, hindi po siya makapagtrabaho, kaya doon ko po hinabilin. Oh, may extra income pa siya kahit papaano. Opo, pero mabait po 'yon, hindi po niya pinagbayad ng malaki kasi naintindihan din po niya ako. Nakakatuwa naman. Yan ang sinasabi nating bayanihan spirit. Tumutulong ka sa kapwa mo, may tumutulong din sa iyo na kababayan natin, 'di ba? Opo, ma'am, salamat. Manawa din po ako sa kwento ni Ate Erlinda kasi marami din po daw sa kulungan, 17 daw po sila doon na Pinoy
Meron daw pong halos katulong pinagbibintangan ng amo kaya nakulong. Tapos meron din pong nurse na ginamit daw po yung ikama niya kaya malaki po yung pera na na-involve. Yung po yung kwento niya. Oo, kaya oo. Sabi niya, Sarah, nahahawa din po ako dito kasi sabi ko, magdasal lang tayo, ate, dahil lakasan mo lang ang loob mo dahil yan pagsubok yan sa'yo sa buhay. Maigi din naman at naibabahagi mo sa amin yung mga naikukwento ni Erlinda mula sa kulungan para masabi rin namin yan dito sa ating mga ahensya ng gobyerno at ang masilip din yung mga kaso ng ating mga kababayan doon. Okay, sige, huwag kang mag-alala. Ayusin natin yung problema ni Erlinda at ganoon din sikapin namin na matulungan ka para naman sa follow-up doon sa papel ng iyong anak at nang makauwi na kayong dalawa dito. Salamat po, ma'am. Salamat po talaga, ma'am Susan. Salamat po talaga. Ako'y nagpapasalamat po doon sa Bantay OCW Foundation. Ako'y nagpapasalamat po ng taos pusong nagpapasalamat po. Actually, sa loob na po ng 25 years, sabi nga namin talagang kami mismo buhay na saksi kung paano kayo nagtutulungan ng mga kababayan natin sa abroad, lalo na dyan sa Middle East, ano po sa Saudi Arabia. Opo. Taga saan po ba kayo dito sa Pilipinas? Ako po, taga Mindanao po ako, ma'am. Tapos nakapangasawa po ako ng taga Pangasinan. Kaya nandun na po kami nakatira. Nakabili po ako ng lupa doon sa Pangasinan. Nandun po yung dalawa kong anak, ma'am. Nandun po sa Pangasinan katira. So dito ka na sa side ng asawa mo sa Pangasinan? Opo, bali po. Pangalawa ko na po yung asawa, ma'am. Yung una po, taga Marias, Cavite. Kaya lang po, natukhang po yun, ma'am. Dahil nagda-drugs. Kaya po yun ang rason po na nag-abroad po ako. Kasi para po sa kinabukasan ng mga anak ko. Sige, Sarah. Pagtulungan natin itong dalawang concern mo, si Ate Erlinda at saka itong problema mo rin. Pagkatapos, patuloy tayo magko-coordinate sa pamamagitan ng messenger account mo at patuloy na asahan mo yan. Kung ano man ang balita mula sa Bantay OCW Foundation, malalaman mo agad yan. Ay, salamat po. Salamat po, Ma'am Susan. Maraming salamat po. Thank you din salamat po. Salamat po sa inyong pagtitiwala sa amin. At sana makalabas na rin sa kulungan si Erlinda sa lalong madaling panahon. Mga kaibigan, si Sarah Gatab mula po sa Riyadh sa Saudi Arabia para po sa kaibigang si Erlinda na kasalukuyang nakakulong. At patuloy naman po na makikipag-ugnayan ang ating Bantay OCW Foundation sa ating ahensya ng gobyerno, sa mga ahensya po ng gobyerno na siyang umaasikaso naman at nangangalaga sa kapakanan po at interes ng ating mga kababayan saan man sa mundo. Maraming salamat sa OWA, sa ILAB, ang International Labor Affairs Bureau ng OFW Command Center natin sa Dole. At syempre po sa lahat po ng mga nakikipag-ugnayan para sa kasong ito ng ating kabayan at patuloy naman na iniahatag sa inyo ng ating Bantay OCW Foundation. At para po sa ating update hinggil sa kasong ito, ayon kay Sarah na mild stroke niya si Erlinda habang nasa loob ng bilangguan. Gayong hinihintay nito ang magiging solusyon ng kanyang kaso, siya naman po inaasikaso kahit papano ng kanyang mga kapwa preso sa loob ng bilangguan at inaasahan na sa lalong madaling panahon ay maabsuelto nga siya sa kanyang kinakaharap na problema at mailabas na sa kulungan sa lalong madaling panahon. Ito pa ang inyong Bantay Kaso, hatid ng Pilipinas Online Bantay OCW mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.